Okay, pastor, tuloy ako. Thank you, ha. Thank you. Are, yeah, thank you, ha. Thank you. Next time, bibisita tayo dito. Thank you. Mga katoto, babalik na tayo sa Rosario. Doon pa rin tayo sa Diversion Road sa Balagtas, Manggahan, Balagtas, towards Batangas City. Then tatawid tayo ng either Agoncillo or sa may Lemery. Titignan na rin. Alright, so here we go. Back on the track. Napakasarap dyan. Dyan ka titira. Tapos paligid mo ay napaka nature. Wow. Alright, so approaching na tayo sa intersection. At yung kaliwa ay going to Batangas, Ambabawan, at Batangas City na rin yan. So kakanan na tayo dito. On the way na tayo sa Rosario, Cavite, sa Tagaytay ang daan natin. So this time mamimili ako either Agoncillo or Lemery. So titignan ko kung saan ako liliko, Agoncillo or Lemery. Hanap ako ng makainan dito. So most probably sa may parting Tagaytay na siguro. Maaga pa naman, naka-breakfast naman tayo. At yung lunch natin, maaga pa kung magla-lunch tayo. 10:30 pa lang ang oras natin. So, hanap tayo parting Tagaytay na siguro. Diretsoin natin ito hanggang Tagaytay. Ang ganda ng daan dito. Malapad, tapos kakaunti lang yung sasakyan. Sa amin, maliit at maraming sasakyan. Pwede mong palit tayo. Palit tayo ng daan. Sa inyo na itong, sa amin na ito, at sa inyo na yung sa aming daan. Woo! Ayan ako. Alright, so I think Agoncillo tayo. So this is my first time na dadaan sa Agoncillo. Subukan natin. So I think lusot ito ng talisay. Let's try. Wow, dito naman puro tubo din. Both sides, tubo. At maganda ang environment. Wow. This is what I like. Kapag mag-travel ako at ito yung makikita ko, naka-relax. Though mainit ang panahon ngayon, pero yung dumadampi na hangin sa katawan ko ay malamig. At time check is now 7 minutes before 11 o'clock. So chill, chill ride lang tayo ngayon ito. And this is my first time na dumaan dito sa Agoncillo. Sana hindi tayo maligaw. Pabalik, first time kong dumaan dito, pabalik. The last time na dumaan ako dito, yung grupo kami galing ng Rosario papuntang Batangas City. At ngayon, ako lang mag-isa.
I'm not sure sa daan, but let's try to check. This is what we call adventure. Lemari kasi, kabisado ko na yon. So mag-aral tayo ng ibang daan pabalik ng Rosario. Of course, I think ang tubok din ito is Tagaytay. So subukan natin. Tingnan natin. Ang importante, nasa loob pa rin tayo ng Pilipinas, hindi tayo naliligaw. Alright! Maganda yung daan dito. Maganda ang pagka-espalto. Malinis at maluwag. Walang masyadong sasakyan. At sa paligid makakita tayo ng mga puno ng niyog. What a place. Probinsyang-probinsyang ang dating. Wow. I like this. Dito tayo dadaan sa gilid ng dagat. At makikita natin yung Taal. So nung nakaraang sabog ng Bulkang Taal, itong Agoncillo ay isa sa mga lugar dito sa Batangas ay talagang apektado ito. Yung mga bahay na malapit sa dagat ay lubog talaga. Isa ito sa malaking napinsala sa pagputok ng bulkan. So nandito na tayo. Makikita na natin ang bundok ng Taal. Ayan. At yan ay yung Taal. Talagang parang abo. Abo na yung makikita natin. Ayan. So yun na yung bulkan. So nawala na yung ganda ng bundok na yan. At kung makikita natin ay yung buhangin, o let's say yung lahar nasa paligid ng bundok. So dito sa lugar na ito, marami mga palisdaan. Ayan. Payapa ang dagat, tahimik ang lugar. So kung mapapansin nyo po yung kulay green na yan, struktura yan dati, at ngayon lubog na. Yan ang pinsala ng pagputok ng bulkan. Well, hindi natin kontrolado ang pagsabog ng bulkan. Alright mga katoto, hindi pala pwede rito dumaan. Gumuho pala yung tulay na ito. Actually, tulay po ba ito? Daan lang, tulay? Tapos gumuho po. Kailan po siya gumuho nung bagyo? Inukay na ho yung gawa naman yung damage na. Ah, okay. So, talagang under repair. So, balik tayo. Ah, may aksidente na po. Dito dumaan sa gilid. Tumama din sa aming bako. Okay, so thank you. So balik tayo. Mas malapit pa rin sa bayan. Tagaytay. Yung nandoon, yun na yung pupunta Tagaytay. Alright, so balik tayo. Ongoing construction yung lugar na ito. At tinibayan yung tulay dito. Yan. Alright, thank you. So balik tayo. Alright, patagaytay na tayo. Dito tayo sa tinatawag nilang Bitukang Manok.
galing kanina. Sa baba na yan. Alright, tuloy tayo. Malapit na ito ang palabas sa highway ng Tagaytay. Doon hanap din ng makainan. Let's have our lunch. Time check is now 12:15 in the afternoon. At kanina pa ako nagugutom. Ang kain natin kanina pang umaga mga 4 o'clock. At until now, wala pang kain. Anyway, hanap din ang pagkain sa may Tagaytay. Grabe yung mga bikers na yon. Titibay na mga tuhod. Good job. Alright, doon tayo sa Mahogany Market na lang, maghanap ng kainan. Dito tayo, may Lumi. Kain na tayo, gutom na. Okay. Alright mga katoto, diretso na tayo sa bahay, nakapag-lunch na tayo. Time checks na 1:30 in the afternoon. Diretso na tayo. Ang daan natin, Amadeo. So more or less, 1 hour na lang travel natin. Nasa bahay na tayo. Alright, let's go. So ang daan natin ay Amadeo at lusot na tayo ng General Trias. Alright, so to recap sa biyahe natin sa araw na ito, umalis tayo ng bahay na around 5:30 at nakarating tayo sa Cabiang around 6:15, and then sightseeing sa Cabiang, and then bumakbak na tayo papuntang Batangas City, and we had the opportunity para mabisita sila Pastor Joe at sila Mare Ella. So praise God, tuloy-tuloy ang construction sa kanilang church, and I thank God sa lahat ng provisions na ibinigay para sa kanilang construction, and praying by next year completely finished na yan. At meron pang sinabi sa akin si Pastor Joe, may extension pa raw siya sa pinakagilid. So nakita ko yung church, if fully completed na yan, is around abot din ng 1,000 capacity ang church na tinatayo nila. So Pastor Joe, keep on pressing on. Build lang tayo for God's glory. Alright, so mga katoto, on the way home na tayo, at dito ko natatapusin ang aking vlog. What a ride that we have today. This is just a solo ride. Hindi na ako nag-aya. At pinapractice ko yung sarili ko sa mga ganitong mga solo rides. Nang sa ganon, pag-ikasan na natin yung mga malalayo ang biyahe. Like for example, Baguio, down to South, Visayas. Wow! And then, masasanay na tayo. Alright, so marami pa mga adjustment na dapat akong gagawin
Dito sa biyahe na ito, marami akong mga natutunan sa pag-prepare ng mga gamit natin. Kasi usually na biyahe ko malalapit lang eh. But this time, yung tatlong battery ko ay talagang nagamit. At talagang gamit na gamit kapag mayroon kang battery charger. Bukod dito sa charger na sa ating sasakyan, mayroon ka pang battery charger na dala. At yung pagpapalipad ng drone, nakatakot pagdating sa ibang area kasi nawala ng signal. Anyway, lahat yun ay experience natin. At what a day na ginawa natin ngayon sa araw na ito. Naikot natin mula Cabiang, mula bahay hanggang Cabiang, hanggang Batangas City, at ngayon pabalik na ng Amadeo. So I don't know exactly kung ilang kilometers lahat ang ating natakbo, but praising God sa araw na ito. Today is December 8th, it's holiday, kaya nagawa natin ang mag-rides. This is a solo ride with JB Moto Adventure. Alright, so hanggang dito na lang, dito ko natatapusin ang aking vlog. At maraming salamat sa pagsama niyo po sa akin sa araw na ito. And always remember, always remember, enjoy life. Ride ko to, ride mo to, enjoy every day. God bless.